For today's content ay magluluto po ako ng pork sisig Tagalog. Bumili ako ng pork game po guys. Ito pinakuluan ko muna hanggang lumambot. Habang pinapakuluan ko yung karne ay naghiwa muna ako ng dalawang pirasong sibuyas na ating isasangkap dito sa ating pork sisig Tagalog. Napakadali lang po ituloy-tuloyin guys. At siyempre, bukod sa sibuyas, may luya din tayong isasangkap. Yung luya dito optional. Yung iba hindi na naglalagay ng luya, ang sa kanila lang ay ang sibuyas. Pero sa akin guys, kasi may health benefits ang luya at maganda ito sa kalusugan, ay naglalagay ako ng kahit kunting luya sa aking niluluto. Napakadali lang po lutuin itong pork sisig. Actually, ang concept nito, kung sa Bisaya pa ito, ay konsepto ito ng paggawa ng kinilaw. Kaso hindi na siya kinilaw dahil nalaga po ang karne at pinalambot. Pero the same thing. Kaya ang tinawag na pork sisig Tagalog, kasi po yung kanila ay may mayonnaise. Pero sa Kabisayaan o sa Mindanao, kapag nagkilaw sila ng karne ng baboy, ay wala po itong mayonnaise. Suka lang po at konting timpla na sibuyas, luya, daog na. Yun na yung kanilang kinilaw na baboy. Pero dito sa Maynila, sisig ang tawag nila. Basta maasim-asim konti. So ito po ang pagkakaiba nila guys. Pagkatapos po natin pakuluan at palambutin yung karne guys, ay nilagyan ko po ng asin. At iihawi natin bagya. Yan. Guys, binaliktad ko na at ang ganyang texture lang ang kailangan natin. Bumango lang at saka tumulo yung ibang kolesterol niya. Kita niyo, tumutulo yung kanyang taba. Kaya pumuputok yung apoy. Ito guys, so malapit na ito maluto. Tamtaman na kuwan lang para bumango. So guys, okay na ito. At atin ng patay ng apoy at pakuan ito. Palamigin bago hiwain at haluan ng sangkap. Ito guys, malamig-lamig na siya konti at pwede ko nang hawakan. At pwede ko nang hiwain. At ang hiwa dito ay dipindi na po sa inyo. Pero mas maganda kasi tingnan na ang hiwa ay medyo pahaba-haba konti. So ito mayroong taba at manipis lang para manuot yung lasa ng ating sinasahog. Yung may kunting suka na ilalagay, yung mayonnaise, kunting asin, ay manunuot po siya. So gusto ko po dito ay manipis lang na hiwa, na pahaba. So, wala po tayong roast dito guys, kinuha ko po ang isang kutsilyo kasi makurol po yung isa kong kutsilyo at baka maduro. Ito pong isa, matalas po ito. So, suwabi po yung pagkahiwa. At ang sabi ko nga, walang rules kung ano ang klase ng hiwa ang ihiwa mo rito. Nasa iyo yan, kung gusto mo ng pabilog, gusto mo ng square, gusto mo ng rectangle, ay nasa inyo na po yan kung anong hiwa ang gusto nyong ihiwa dito sa ating tinatawag na pork sisig. So, ito ba isa, dinadaan-dahan ko lang kasi malambot ang karne. At iniingatan natin na madurog. Kasi kapag nadurog yan, pangit na tingnan, convip na ang dating yan. So, ganyan lang ang hiwa. Medyo suwabi lang. At matatapos din tayo sa paghiwa. Ang iba guys, sinahaluan nila ng atay ito. Mas masarap kapag may kunting atay. So, sa sunod ko na content siguro, ay gagawa ako ng kilawing baboy, laman ng baboy. So, kung sa Tagalog yan, pork sisig Bisaya naman yung tawag doon. Talaga maganda ang atay kasi ang atay ko minsan iba ang lasa sa karni. So hindi ka maumay sa karni. Kundi magugustuhan mo yung linamnam ng lasa ng laman ng atay. So, ito wala akong atay na binili. Puro lang ito karni sa ngayon. At ito pagkatapos na rin natin ang hiwa, ay titimplahan na natin kaagad para makain na natin, matikman na natin. So, ito guys, tapos na po tayo sa paghihiwa. Ilagay na natin ito sa isang bowl.
since konti lang binili ko dahil hindi naman marami ang kumakain and ako lang tamtaman lang ito guys, solve na solve ng ang sarili ko nito. So nilagyan ko ng konting chili, nagiwa ko ng 2 pirasong chili para masarap, may konting kagat ang ating pork sisig. Kasi konti lang guys, kasi kinukontrol ko na ang pagsili ko dahil sabi nga nila pag nasubrahan, masama, nagkakaalmoranas din. Iba-iwan ko ba bakit masarap talaga sa mga mahilig sa manghang ang pagkain na may sili o manghang? Yung iba naman takot sa sili, hindi sila sanay. So ito, nilalagyan ko na ng suka. Nilagay ko na yung ating kundi sibuyas at konting luya rito. So ito, kung Bisaya, ito okay na ito, timpla na lang ng asin. Pero since sabi ko nga, ito ay pork sisig Tagalog, maglalagay po ako ng mayonnaise. Ito tinimplahan ko na ng asin. At kinuha ko na rin ang mayonnaise, ginugupit ko para lagyan. Ang iba, konti lang nilalagay nila sa pork sisig nila. Ako dinamihan ko guys, para kasi ang mayonnaise ay manamis-namis at may magandang sustansya ito sa ating balat, sa ating katawan. So ito, konting halo lang. Ang iba nito, okay na. Yung iba, nadadamihan na dyan. Pero ako, nakukuntian pa. Parang gusto ko, so, kuha na siya. Lumbog siya sa mayonnaise. Kasi masarap din ang mayonnaise ihalo sa kanin. O medyo napadaming ako, titingnan nyo na nawala na, hindi na mapansin yung karne. Ako, dinagdagan ko pa guys, sabi ko nga, gusto ko lumbog siya sa mayonnaise, marami ang mayonnaise. So, ito, gaya ng sinabi ko, manamis-namis ang mayonnaise. Masarap kainin. Iba nga, nilalagay nila sa tinapay, masarap ang lasa kapag may mayonnaise ang tinapay. So, ito, solve na ito. Okay, pwede na tikman. Perfect. Wala na. Wala na akong idadagdag pa sa timpla na ito. Sili sana, kaso lang tama na yung dalawa. Control sa sili at huwag sumubra. So ito guys, ready to eat na ito. Kanin na lang ang kulang dito. Napatikim ako ulit. So, try nyo ito guys. Try nyo ito gawin. Guys, ito na po ang ating sisig. Pork sisig. Shout out everyone, we'd like to request everyone to support walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you guys. Thank you guys. Thank you.